all things work together for good. Romans 8:28. But is that what the Bible really says? And welcome to Scripture for Your Soul. Kung bago ka, please consider liking or following, subscribing to the page, to the channel para every time na merong bagong video ay manonotify ka. Yeah! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Romans 8:28 and this is Now You Know. Romans 8:28 is one of the most quoted and memorized verse in the New Testament. It makes sense kasi it brings us hope, it brings us comfort, it gives us direction. At ang nakakalungkot lang, it is also one of the most misquoted and misunderstood verse of the Bible. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin yung Romans 8:28 sa isang magnifying glass at i-examine natin siya, ano ba talaga yung sinasabi ng verse na ito. Now, before we jump into our discussion, gusto ko munang basahin sa iyo kung ano ba talaga ang nakalagay sa Romans 8:28. Now, I would read from NIV. Ang sabi rito, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Now, since we have read it already, so umpisahan na natin ang pag-examine sa Romans 8:28. Here we go. There are three things about this verse na maaaring hindi mo nabibigyan ng pansin. At yun yung ating papansinin dito sa video na ito. First, it includes loving God and being called according to His purpose. Ano ang ibig sabihin nito? To understand the truth in this scripture, hindi po pwede na i-quote lang natin yung first part, "And we know that in all things, God is working for the good." And then we will skip yung pangalawang bahagi, "for those who love Him, to those who are called according to His purpose." So dapat nating malaman at maunawaan unang-una sa lahat na itong verse na ito ay para sa mga believers, those who are in Christ, those who are living in Christ, yung mga true believers, hindi yung mga tao na they claim to believe in Christ, but the way they are living are speaking otherwise. So makikita natin sa verse na ito, that all things work together for the good of those who love God. Ito ay para doon sa mga umiibig sa Diyos. Those people who are trying their best to obey the commands of our God. Hindi natin ginagawa ito to merit our salvation. Instead, this is our response to the salvation that has been given to us. So, ang sinasabi dito, even though quote-unquote bad things happen to us, mga sickness, diseases, death, calamities, mga problema, difficult situations sa buhay, all those things, God will ultimately use them to bring about good in us, both in this life and the eternal. Second, it doesn't mean or it doesn't say that all things will be good. Kung babalikan natin yung verse, ang sabi doon, all things work together for the good. Now, let's be honest. There's nothing good about cancer. There's nothing good about death. There's nothing good about illnesses. There's nothing good about calamities, mga problema na dumarating na patuloy sa ating mga buhay, mga burdens na mabibigat. There's nothing good about it. Pero ang consolation natin ay sapagkat nalalaman natin that we are one of those people who love God, we are one of those people who have been called according to His purpose, ang Diyos ay gumagawa, nariyan siya, katulong natin siya. And Romans 8:28 also reminds us that we have a powerful God that can turn things around. He can turn curse into blessings. So ang bottom line,
all things may not be good sa ating paningin, but God may and will use all those things for the good, especially to you who are loving God. Thirdly, na gusto kong ma-notice natin is the importance of the verse following Romans 8:28. Yung verse 29 ay mahalaga rin. Ganito ang sinasabi ng verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So may sinasabi dito sa verse na ito na ang Diyos ay may plano para sa atin na mga mananampalataya to be conformed to the image of His Son. Alam nyo ba, God allows everything into our lives for one of two purposes. So it's either to bring us into a relationship with Him, or if we already know Him or we are already in relationship with Him, to make us more like His Son. Ngayon, meron pa akong gustong ipapuna sa iyo. Perhaps the greatest comfort we can find in Romans 8:28 is in the first three words of this verse. Anong sabi doon? And we know. Ito ay hindi yung baka sakali. Hindi sinasabi rito na perhaps. Hindi sinasabi maybe. Siguro, it is certain. Sabi ron, and we know that all things work together for the good of those who love God. We know it because we are reading it from the scripture. Yung Diyos na ating sinasampalatayanan ay matapat at hindi siya sisira sa kanyang pangako. That's why we know. Ito ay isang assurance sa atin that our sufferings are not wasted. Ang lahat ng mga paghihirap natin sa buhay ay mayroong kabuluhan. At maaaring minsan o madalas, hindi natin naiintindihan yung mga bagay na dumarating sa atin. Hindi natin lubos maisip bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero isang bagay ang tiyak, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. At huwag mong kakalimutan, anumang bagay na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya sa susunod na babasahin mo ang Romans 8:28 o kaya maiisip mo siya o kaya iku-quote mo siya, isipin mo that God is in control and in Him we can have hope because all things work together for the good of those who love God, those who have been called according to His purpose. Ayan, sana naging malinaw na sa iyo kung ano ang talagang kahulugan ng Romans 8:28. Yes! Kung na-bless ka ng video na ito, feel free to share para din naman ma-bless yung iba. So hanggang sa muli, sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo. God bless you.